tumpok naman tayo ng ano, ng mga niyog mula doon nilalapit hanggang dito sa may gate para mahakot ng tricycle dahil doon sa caretaker na bahay para doon sila mag ano, mag kupras. May kupras daw to. Kuprasin. Marami na eh. Tumubo na nga. May mga ugat na guys. Marami na akong na ano. Ayan. Yun. Medyo malinis na. Yun din. Meron din akong ano doon. Ayan. Yun. Naugdaw na tong isa dito. Another tumpok dito. Kailangan hiwa-hiwalayin para hindi maglaki yung apoy. Kunti na lang. Mamaya doon sa likod na naman. Ayan. Gusto ko lang ma-experience yung buhay ng ano, ng bukid. Since wala kaming bukid, wala kaming lupa noon, hindi namin naranasan itong hirap na nasa bukid. Walang mga ganito ba? Kaya gusto ko ma-experience. Ganon pala ang ganon pala guys ang buhay sa bukid. Kung masipag ka, marami ka talagang pwedeng gawin. Kahit ano na lang, kaya niyan, magdadamo, magdidilig kung may mga halaman kang tinanim. Yun, may mga niyog, pwedeng paakyat mo ang mga niyog na yung tawag niya yung old na niyog na pwede ng ikopra or yung mga nahulog kasi pag malakas ang hangin nahuhulog yung mga ano mga lahing ba sa Bisaya lahing yun. Tapos marami pala yan no, pag natumpok mo na ang dami pala. Kaya ang sunod daw na papagawa ni Kuya Boyet, Kuya Yet, bibili daw siya ng ano yung portable na lagari ba na di, iwan ko kung di battery or di gas kasi may mga puno na na kailangan ikat ang mga sanga yun. So hopefully makatulong-tulong sa kanya, although meron silang caretaker dito. Hindi naman pwedeng ipaubaya natin lahat, hindi naman sa lahat ng oras na nandyan sila. Pero mas maganda talaga ang may caretaker. May titingin sa mga tanim, pananim. Yun, may mag linis-linis. May titingin-tingin sa palibot. Alam mo na guys. Maraming mga squat-squat dito sa amin. Kaya mabuti na rin yung may caretaker, may titingin. So that's all for today guys. God bless. Hope you enjoy watching. Thank you. Bye.